Hello mga Inday! Tips lang ni Inday pag pupunta kayo ng grocery, especially ngayon may COVID-19. Ang mga kailangan na, ang mga dala-dala ko pala are mga ito. Una sa lahat, syempre kailangan mo ang face mask. Ayan. At syempre, ang quarantine pass para makapasok ka sa grocery kasi minsan hinahanap nila ito. Next, ang alcohol. Trinansfer ko ang alcohol sa old perfume bottle para at least hindi masyadong hectic or sagabal sa bag, diba? Kung masyadong malaking dadahin mo. And finally, syempre, hygienic wipes. Kailangan 99% that kills germs, diba? Para ito, ipapahid mo sa mga handle ng cart or ng basket na gagamitin mo. Syempre, sa loob niya, punasan mo na rin. Diba? Para hindi ka kapitan ng hindi pala kapitan. Para yung maprotektahan mo sarili mo, diba? These are the 3 things na nasa loob ng aking maliit na bag pag lalabas ako para mag-grocery. Pero syempre, kailangan mo rin yung wallet mo, diba? Alam, mag-grocery ka, wala kang dalang pera, diba? Hello! Another tip ni Inday pag-grocery shopping is magdala ng eco bags or yung mga malalaking bags para paglagyan ng mga groceries mo. Or kung pag malayo yung pagbibilihan mo, yung mga travel luggages, di ba? Nagbakal ako, di ba? Bulol lang ang peg. Yung mga lumana or may mga punit-punit ng mga stroller bags niyo pag ginagamit pag travel, yung mga may gulong para pag napuno na yon, lalo na pag malayo ngayon, wala kang sa sarili sa sasakyan, hila-hilay lang siya pa-uwi. And pag nasa bahay naman, para makatipid sa kuryente, hanapan mo ng what we call this, yung lugar sa bahay nyo na mahangin. Like for me, dito malapit sa hagdanan kasi may wind tunnel kami, nakikita basura ko, diba? Sa damak-mak na basura dito, tagusan ng hangin, kaya pwede tumambay, tapos wala namang araw dito kasi may bobeda naman ako o may takip, so okay lang tumambay dito para makatipid ng kuryente. Alam mo naman, kahit naka-hold ang babayaran mo ng kuryente for a month, babayaran mo pa rin naman yun sa susunod, diba? Kaya tipid-tipid tayo sa kuryente, at saka syempre, hindi lang pang-save sa economy yung magdadala ng sarili mong bag para iwas na rin sa pagod mo sa pagbubuhat ng mga groceries mo, diba? Meron pa pala akong isang napapansin sa social media na pagkagaling daw ng grocery or palengke, dapat maligo agad or pagdating pa lang pinapahubos na agad ng soap and water yung mga malengke. Pero parang, di ba mas lalong magkakasakit yung mga tao? Diba? Kasi pagod na pagod, like me, pawisan ako, mabilis ako pawisin, tapos pagod ka galing from sa labas ng bahay tirik ang araw or what not, tapos pagdating mo bigla ka bubuhos ng tubig. Hello, pas paabutin mo nun, mas lalo kong magkakasakit. Ang mas mabuti pa, pagpahingain mo muna sila sa labas. O, diba, may bumusina ng motor, diba? Pagpahingain mo muna sila sa labas ng bahay hanggang sa pag nakapagpahinga na sila mga 10 minutes, ganon, saka sila papasukin diretso paligo para hindi sila mapasma. Maawa naman kayo sa tao. Napagod na nga sila na malengke. Tapos, diretso ligo, pas maabutin yan. My gosh!